Masakit talaga. As in, sobrang sakit. Alam mo yung pakiramdam na hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Ganun yung naramdaman ko. Yung nararamdaman ko. Welcome back to our channel. It's been a while. Joke. Para kasing ano, naninibag ulit ako kasi ilang linggo rin, more than a week na hindi kami nakapag-vlog kasi super busy ako, super busy dito sa bahay kasi last week nag-resume ng school. Hindi lang last week. Nag-start na ulit yung schooling ng mga bata. Tapos last week, 1 week na bakasyon. So last week, pinapasok na namin sila. Kaya yun, super busy kasi maaga na ako, kailangan ko maagang matulog. Hindi pwedeng magpuyat kasi maaga rin gigising, kinaumagahan. Tapos syempre may online class din ako kaya kailangan ko rin na matulog kasi pagpuyat ako, kinaumagahan, wala, dead yung utak ko. Hindi ako makakonsentrate, kaya kailangan ko matulog ng maaga. Tsaka super busy talaga pag yung pasukan na ng mga bata. Kasi syempre, yung pag-prepare mo ng breakfast nila, ng baon nila, tapos pagdating mo dito, hatid mo sila, pagdating mo dito, magtatrabaho ka na naman dito sa bahay. Mga ganun na kabisihan ng nanay. Kaya yun, parang wala nang time mag-vlog. Ngayon, nag-aayos na naman ako kasi susunduin ko na silang dalawa. Half day ngayon si Lucas kasi Wednesday ngayon. So, yun. Sunduin ko na sila. Kasi online pa rin kami. Mga bata lang ang nag-resume sa school. Pero yung mga high school is once a week ata silang pumapasok sa school. So, yun. Pero yung mga primary, talagang depende sa schedule nila kung 5 days a week or 4 days a week. Yung dalawa kasi, si Liana tsaka si Lucas, 4 days a week sila. Kaya yun. Ang hirap. Puyat. Kasi twice a week pa rin yung online class ko. Kaso lang, syempre kailangan ko rin namang magbasa-basa kahit na walang pasok. Kasi nakakahiya naman pagdating ng ng klase, walang maisagot, di ba? So, kailangan pa rin na may stock knowledge tayo. Ayan, medyo malamig na naman sa labas, kaya kailangan nating magdoble ng jacket. Ayan. Okay, see you later. Ayan, papunta na ako sa school ni Liana. Hindi na ako nagdadala ng stroller kasi sinabi ni Daddy na sanayin na silang maglakad. Pero pag umaga, pag yung late na, yung mali-late na si Liana, yun, gumagamit pa rin ako ng stroller para mas mabilis maglakad. Pag pa-uwi, pag susunduin ko na sila, yun, hindi na ako nagdadala ng stroller. Kasi kapag namamasyal kami, pag lumalabas kami, si Lucas kasi nagre-reklamo na laging pagod, mga ganyan. Kasi nga, syempre, alay lakad. Kaya yun, para masanay sila na lakad-lakad, hindi na ako nagdadala ng stroller pag susunduin ko sila.
half day ngayon si Lucas. So, hintayin namin siya mamaya sa may pick-up point. Dito na si Jana. Hi. Hi. This is the in my school. Yeah. Let's cross. Ngayon pupunta naman kami dun sa pick up point kay Lucas. Hintayin namin siya dun. Nandun na sila sa labas kanina. Pagdating ko, nandun na sila. Naghihintay na sila sa may gate. Kasi ilang gate yun eh. Meron dito sa main gate. Tapos meron pa dun sa isa. Tapos yung gate dun sa may classroom nila. Papasok sa... papunta sa classroom nila. So bali tatlong gate. Andun sila sa ano, sa labas ng classroom nila naglalaro. Sabi ko, kasi nagbaon siya ng ano, nagbaon siya ng saging. Ngayon, nakalimutan kong lagyan ng pangalan. Sabi ko, "Did you eat your banana?" Sabi kong ganun sa kanya. Sabi niya, "No." Tapos yan, anong kung sinong kumain ng banana niya? Si teacher daw. Oh, say hi. Hi. Pareho kami ng kulay ng jacket. Dito na kami sa ano. Dito na kami sa pick-up point ng ni Lucas. Ano na, tatatlo na lang sila sa ano, sa sasakyan. Silang dalawa nung classmate niya tapos isang teenager kasi yung magkapatid na Vietnamese nag-graduate na ata sila. Tapos na sila sa ano, sa Dutch language. So, pwede na silang pumunta sa regular school. Careful. Kaya yun, wala na sila. Oh. Say hi. Hi. Look me. Nana. Kuya is here. Aya. Kuya, kuya. There, kuya. Hi, kuya. Hi, kuya. Look. What's that? A sticker. It's a dog. Yan, maglaro daw muna sila. Give me your bag. Maglaro muna sila bago kami umuwi. How is it?
Go! Andito na kami sa bahay at itong dalawa kumakain ng kanilang lunch. Yeah, we don't feel your lunch. Yan, baon nila pero hindi nila naubos kaya yan. What's that, Yana? Blueberries. Blueberries. I got the Yana. Because I want to share some of my blueberries, Yana, right? Mm-mm. Finish your bread, okay? Pagkatapos nilang kumain ng ano, ng lunch nila, yung natirang baon nila, nakatulog na tong dalawa. Tulog na tulog. Yan, yung isa nagtatamsak. So ayun, tulog yung dalawa. Dito na ako sa kusina ngayon. Pre-prepare ako ng ano, ng iluluto kong ulam ulit namin for dinner. Pahinga lang ako kasi sumasakit ulit yung ano, yung likod ko. Kasi ganito yun yung nangyari. Nung Sunday kasi, lumabas kami. I mean, before kami lumabas, nag-ano muna ako, kumain ako nung melon na medyo malapit ng masira, medyo may asim-asim na. Yun, kinain ko yun. Tapos na ganyan, di syempre lumabas na kami. Naglakad-lakad lang kami dito kasi maganda yung weather. Tapos nung pauwi na kami, medyo ano, medyo sumasakit yung tiyan ko. Tapos na ganyan, tumakbo talaga ako kasi hindi ko nakayas in nanlalamig na ako. Tapos yun, nung Monday na ganyan, yun yung kwento na ano. Nung Monday, di si ano kasi, si Liana, ako yung naghahatid sa kanya sa school. Tapos na ganyan, nung umaga, medyo sumasakit pa rin yung tiyan ko. Kasi nga, ano siya eh, siguro hindi ko pa nailabas lahat nung yung melon na yun nga kinain ko. Kaya medyo late na siya. Tapos na ganyan, nung ano, nung pababa na kasi kami sa may hagdan, sabi niya kasi sa akin, buhatin ko siya. Tapos na ngayon, nung kasi sabi ko sa kanya, bilisan mo, gumano na ako. Kasi nga, malilate na siya. Kaya nung pababa na kami ganyan, gusto niya magpabuhat. Di nung binuhat kong ganyan, siguro iba yung ano, mali yung arc ng katawan ko. So biglang may tumunog sa likod ko. Kaya yun, nung pagtayo kong ganyan, nabuhat-buhat ko si Liana, as in talagang ang sakit ng likod ko. Yung dito sa may ano, sa waist niya. Doon yung masakit. Tapos ngayon, talagang pinababa ko si Liana kasi hindi ko kaya. Muntik na kaming mabaliktad dyan sa ano, sa may hagdan kasi talagang tumunog siya. Tapos pagtayo kong ganyan, hindi ako makatayo ng ano, ng straight. Talagang alam niyo yung ano, alam niyo yung hindi ko alam kung yung mga ano, yung mga mommies na CS, alam niyo
style ng ano na yung parang katatapos mo lang, kapapanganak mo lang, yung fresh pa yung tahi mo, yung paglakad mo, di ba? Nakayuko kang ganyan. Ganun yung itsura ko kasi hindi ko may ano, hindi ko may straight yung likod ko. Pag in-straight ko siyang ganyan, ang sakit. Kaya yun, nung hinatid ko si Liana, naka-stroller pa kami. Eh, kapag naka-stroller, di ba medyo mabigat yung ano, yung pagtulak. Yung itutulak mo mabigat, di ba? Kaya mas lalong sumakit. Pagdating ko dito, talagang hindi ko kaya. Kinagabihan nun, yun, pinahilot ko kay ano, kay Daddy kasi talagang hindi ako makahiga ng ano, ng diretso. Kailangan medyo ano ako, medyo naka-arc yung likod ko kasi talagang masakit. Meron siyang ano eh, meron siyang nakapa na parang bukol dito sa likod ko. Kaya yun, hindi sabi ko, yun yung masakit. Yung nakapa niyang ganyan. Kaya yun, buti na lang may dala kaming ano, may dala kaming tiger balm na ano, na ointment. At saka, ano yung tawag yun, yung plaster. Yun na yung nilalagay ko gabi-gabi. Hanggang ngayon, masakit pa rin. Kaya hindi ako masyadong ano, nakakatagal tumayo. Kasi sumasakit siya. Ewan ko kung ano yung tumunog na yun. Masakit siya eh. Kaya yun. Magluto muna ako. Yan ang aming ulam. Pritong isda. Ipiprito ko na lang siya. Kasi hindi sila masyadong ano eh. Yung mga bata ayaw nila ng... Hindi naman sa ayaw. Pero hindi sila ano sa... Paksiyo. Kaya yan, pritong isda na lang. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I sense something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousand, go on pizza. Kailangan maagang matulog kasi may pasok pa bukas. So, let's end the video. Yeah. Lucas? That is for today. Hope with your video. Don't forget to subscribe. Bye. Push the bell button and notify pag mag-upload kami ng bagong video. Bye-bye!